Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat diyan sa inyong tahanan. Sana po ay patuloy tayong nakahanda na, nakaupo ng maayos. Katulad na sinabi ng ating presider, sana po walang nakahiga at walang matutulog. Amen. Ngayon po ay buwan ng Mayo at ganun napakabilis ang panahon. At yung ating pong pag-uusapan ngayon, ate, next slide nga. Yung ating pag-uusapan po ngayon, ayan, yung lugar na yan, sa Pilipos po yan. Amen. At yung pag-uusapan po kasi natin ay itong ano, buong aklat ng Pilipos. Yung Pilipos po, isang lugar po yan sa ano? Isang lugar po yan sa Macedonia. Amen. Isang lungsod sa Macedonia na sakop ng lalawigan ng Roma. Kasi diyan po unang itinatag ni Pablo yung unang iglesia sa Europa. Diyan po sa aklat na sa Pilipos. Amen. At alam niyo po, yung ngayon po yan, yung lugar na yan sa panahon natin ngayon nasa lugar ng Christian. Amen. Next slide natin. Yan. Alam niyo po, yung Pilipos po, isang letter po yan. Ayan po ay sinulat ni Paul nung pong siya po ay nakakulong. Amen. At alam po natin na ang yang liham na yan ay kung saan ay sinusubukang, alam niyo po si Paul, pag laging sumusulat yan, winawasto niya po yung mga ano, yung mga mananampalataya. Pero ito sa pagkakataong ito, dito sa aklat ng Pilipos, hindi niya po ginawa yan. Diba? Sa halip, binibigyan niyang diin yung liham, yung pagmamahal po ni Paul para sa mga iglesia po dito sa Pilipos. At alam niyo po, binibigyan din po ng ano po ito, ng aklat na to na ating pag-uusapan sa buong buwan ng Mayo, kung paano yung ano yung mga mananampalataya rito ipinakita yung paglago ng pag-usbong, paglago ng church at hindi lang po yon yung mga matured Christian. Diba? Dito kaya to napakaganda ito nung ano nung isinusulat po ni Pablo ito nang siya po ay nakakulong. At dito rin po kaya nga po dito binigyan pansin po rito ni Pablo na nag-uumapaw yung pag-ano niya rito yung pagmamahal niya doon sa iglesia sa mga taga-Pilipos. Kaya nga po hindi niya lang po ano para bang to hindi niya lang po itinuring na kaibigan yung mga taga-Pilipos pero yung tupa sa kanyang pangangalaga. Amen. Kaya rito makikita natin nakatatak sa puso niya itong mga iglesia, itong mananampalataya na mga na nasa Pilipos. Amen. Next slide natin. Yan po. Yung ating pag-uusapan, yan nakalagay natin yung buong main natin. Sabi ko nga po kanina, church is essential. Ayun, medyo kasi ang salitang essential medyo ano ngayon, di ba? Yung word na ito dahil na nung nagkaroon ng lugaw na tinanong kung essential, di ba? Alam naman natin mahalaga ang pagkain. Syempre, lalong mas mahalaga ang iglesia o ang simbahan. Amen. Pero po, alam niyo po, yung dito po sa buong aklat ng Pilipos ay ang pag-uusapan po natin dito yung salitang ano yung di ba, yung church is essential. Ano ba itong church na to? Next slide natin. Dito, sabi po, ang salitang church ay isang pagsasalin sa salitang Grego. Ibig sabihin, yung church, yung word na church, galing yan doon sa word na ekklesia. Diba? Galing yan doon sa word na ekklesia na ang ibig sabihin po ay assembly. Assembly o sa Tagalog o pagpupulong o called out o mga tinawag. Diba? Ibig sabihin, ito pong church, hindi po siya talaga ano, hindi siya yung gusali na yung kung saan yung pagkakaalam natin na yung church ay isang sugusali. Hindi lang po siya gusali, pero ito po yung talagang pinagmula ng kanyang pangalan, yung salitang church, yung mga ano po, assembly o yung mga pagpupulong sa church o yung mga tinawag, yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Next slide natin. Dito po sa aklat ng Epeso, sinabi po dyan, God has put everything, amen? Amen. Sa Ephesians, nilagay po dyan yung ano, sa Ephesians 1:22 to 23, open ko lang po yung ano, na medyo ano. Sa Ephesians 1:22, that God has put everything under the control of Christ,
He has made Christ the head of everything for the good of the church. The church is Christ's body and complete Him as fills everything in every way. Dito sa talatang ito, makikita natin na ang body of Christ ay tinutukoy rito na sa ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo. Diba? Inihahalin tulad ng ating Panginoong Jesucristo ang church. Tayo po, pag sinabi kasing church, lumabalabas pala dito, ako, kayo na nanganandiyan sa tahanan, at yung mga nandito sa loob ng church. Diba? Sila pala, hindi pala ito yung isang building. At ang pinakaulo daw po natin ay ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya dito makikita natin, the body of Christ is made up of all believers of Christ mula po doon sa Day of Pentecost hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo po yung mga body of Christ, tayo yung church, tayo yung believers of Christ. Amen? Kaya po dito, makikita natin, church is essential. Tayo po, di ba? Kayo, ako, tayo, mahalaga po tayo. Hindi lang dito, kahit sa ang panig, sa ang aspeto ng buhay tayo ay mahalaga. Amen? Kaya yun po yung napakagandang pag-uusapan natin dito sa buong buwan po ng Mayo. Amen. Next na natin. Sabi po sa talata, ito po yung pinaka-main verse natin. Tignan natin, how church is essential. Mahalaga ba talaga ang church? Dito, ipinakita rito ni Pablo sa aklat ng Pilipos. Sabi po dyan sa Pilipos 1:15 to 18, alam naman ninyo ng mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangailangan. Nang umalis ako sa Macedonia, noong ako yung nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita, sa Macedonia, isa yung nagsisimula pa, okay, ano nga, noong ako yung nasa Thessalonica, makailang ulit ding pinaldahan niyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpahala. Amen. Ang liham na ito ang pagkakilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid na ipapro dito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Dito po sa talatang ito, makikita natin yung conversation, yung pagsasalita po ni Pablo doon sa mga iglesia, kung paanong nagkakaroon sila ng pagtutulungan sa isa't isa. Habang kahit nakakulong po si Pablo, ipinakikita diyan kung paanong yung kanilang pagiging mananampalataya ng Panginoon ay nagbibigay sila ng mga pagpapahikayat, pagpapalakas. Diba? Kaya rito makikita natin, napakahalaga sa isang Christian life, sa ating buhay Kristiyano, na meron tayong body of Christ o meron tayong church. Diba? Kaya nga po, yan po yung gusto natin na lalo pang bigyang pagpapahalaga dito ang buong buwan ng Mayo. Kasi minsan, ang iba, hindi natin napapahalagahan, diba? Yung ating pagiging body of Christ bilang believers ng ating Panginoon. Amen. Ito po yung mga topic natin, mga pag-uusapan po natin sa buong buwan ng Mayo. Yung first week, ngayon pong araw, ayan, my dearest church, ibig sabihin yung pinakamamahal kong iglesia. Amen. Sabi rito, in second, church humility. Then yung third week, the righteous church. And yung fourth week natin, the harmony in church. Amen. Yan po yung mga itatopic natin. Ngayon pong araw na ito, ito po yung ating talata. Next slide natin. Ayan. Sabi diyan sa Philippians 1:3-5, ito po yung pag-usapan, ito yung talata natin. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Amen. Dito po sa talatang ito na aking binasa, ito po yung pamagat natin. Yung pinangakan niya, my dearest church. Ibig sabihin po na my dearest ang pinakamamahal kong iglesia. Amen. At pag-uusapan po natin dyan, yung kagandahan ng merong church family. Diba? Yung merong kagandahan ng church family. Alam niyo po,
Amen. Yung tayo po, minsan hindi natin nabibigyang papahalaga yung ating church family. Kayo po ba, mahal niyo po ba yung mga taga-SLC? Ay, mga nasa bahay. Amen. Yung church family niyo, mahal niyo po ba? Amen. Sa bahay. Alam ko, mahal niyo yan. Amen. Kasi minsan hindi natin binibigyang pagpapahalaga yung pagiging pagmamahal natin dun sa kapwa natin mananampalataya sa Salt and Light Church. Amen. Minsan, ipinagmamalaki mo ba yung kapwa believers mo? Halimbawa, di ba, tayo, halimbawa, tayo mga preacher, yung song leader, di ba, dapat ipinagmamalaki natin yan. Di ba, yung kapwa natin, kasi yung nga sinasabi mo, my dearest church, yung pinakamamahal kong church. Ang problema, yung iba nating mga kapatid sa panahon, hindi naiintindihan yung pagiging church niya. Minsan, mas gusto pa yung mga church na mag... Di ba, ibang mga church, mas gusto pa nila yung mga preacher ng ibang church, yung song leader ng ibang church. Di ba, paborito nga nila, minarinig akong kabataan. Paborito niya raw yung mga F, di ba? Mga paborito niya raw yung mga yan. Di ba? Grabe, no? Dito sa Salt and Light Church umaatin. Pero paborito niya yung mga church ng F, yung mga song leader na raw, yung preacher. Grabe, dapat hindi ganun. Gusto natin ipaunawa, bakit tinawag tayong my dearest church? Si Pablo, nakita niyo po kanina, kung gaano yung pagmamahal niya doon sa church kahit nakakulong. Di ba? Kaya ito, dapat maintindihan natin tayo pong mga mananampalataya. Di ba? Dapat ganun po tayo na yung paano natin pinapahalagan. Minsan, nagbibigay tayo ng mga negative pa sa mga kapwa na ito yung mananampalataya, sa Salt and Light. Di ba? Yung mga tagapagsalita, tagapagsalita natin, yung mga kumakanta, yung ibang mga sa minister natin, dapat hindi po tayo maging ganun. Kasi we are one family, nasa body of Christ po tayo. Di ba? Kaya nga tabi natin yung pamagan natin, my dearest church, yung pinakamamahal kong iglesia. Ano pa? Dapat tapat at loyal tayo sa body of Christ. Alam nyo, dati hindi ko maintindihan po ito, eh, no? Yung pagiging tapat at loyal doon sa body of Christ. Pag sinabing tapat, tapat ka doon sa church kung saan ka nag-church. Kung saan ka nakakilala sa Panginoon. I remember po nung ang aking ama, nung hindi pa kami Christian po noon, ang aking mother po kasi number one kritiko ng aking father yan eh. Yung persecutor eh. Kasi dati umaatin po kasi yung father ko, hindi pa kami Christian. Umaatin kasi yung father ko sa BTI Tondo noon. Di ba nung nasa BTI Tondo, alam nyo, sabi ng mother ko noon, ikaw ba dyan mo lang laging gustong umaten? Meron naman mga GIL ah, sabi niya ganun. Doon sa Arab, hindi tayo doon umatin. Di ba? Ba't gustong-gusto mo dyan kay, ano, kay Pastor, natawag yan, kay Pastor Rosales, kay Pastor John din. Ano. Di ba? Alam nyo, ngayon ko lang naintindihan yung bagay na yon. Bakit gusto ng father ko na doon lang umatin? Bagamat pwede naman umatin sa iba, kaya lang, yun yung pinaka-church mo eh. Kung baga na doon ka isinilang eh. Dapat pakamahalin mo yung church na yun. Alam mo, ngayon ko lang naging Christian ako, nang tumanggap ako sa Panginoon, naintindihan ko na yung father ko kung bakit ganun. Di ba? Bakit na kahit na doon talaga mag-church, pwede naman doon, sa yung merong situation na talagang hindi kailangan merong mga emergency cases. Pero kung hindi, dapat doon ka sa church kung saan ka nakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya po yung dapat ganun natin ipinagmamalaki, di ba, yung ating ano, yung ating church, ganun tayo ka-loyal, di ba? Dapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, di ba? Dapat sama-sama tayo rito. Di ba? Kahit malayo. Di ba? Kahit tayo malayo, di ba? Di ba? Kahit malayo ka, pero dito ka pa rin nag-church. Kasi yun yung pinaka-ano, yun yung dearest church mo eh. Doon kayo sinilang, yun yung church family mo eh. Amen? Kaya nga po dapat, yan po yung ano natin, gusto natin bigyang pagpapahalaga kung ano po yung kahalagahan bakit merong church family. Amen? Ngayon po, na ito po yung pag-uusapan natin. Binigyan ko lang kayo ng isang pasimula doon sa ating pinaka-topic sa buong ng Mayo at yung message natin sa umagang to. Ito po yung pag-uusapan natin. What are the good things do my dearest church have? Diba? Ano ba yung mga magagandang bagay na makikita ko dito sa ano? Makukuha natin dito sa aking pinakamamahal na iglesia. Walang iba, tayo po sa Salt and Light Church. Diba? Ano ba yung makukuha natin? Dito natin titignan dun sa mga sitwasyon kung saan si Pablo ay nagsasalita habang siya ay nakakulong.
Tignan natin kung paano, ano yung mga bagay na ibinigay, ano yung nakita natin na dapat maramdaman din natin, ginagawa din natin dun sa ating pinakamamahal na iglesia. Amen? Dun po dun sa talata natin binigay sa Philippians 1:3-5, makikita natin yung mga ginawa ni Pablo. Diba? Kung paano niya ipinakita yung pagmamahal niya dun sa unang iglesyang kanyang itinatag sa Europa, walang iba kundi yung iglesia ng Pilipos. Amen? Meron lang po tatlong bagay tayo dyan na pag-uusapan kung paano ipinakita yan ni Pablo. Amen? Ito po yung una. Yan. Una, sabi dyan, someone is remembering for us. Sabi dyan sa Philippians 1:3, I thank my God every time I remember you. Dito makikita po natin yung unang bagay na napakaganda na mayroong church family, tayo po, spiritual family, ay yung mayroong nakakaalala o nag-aalala sa'yo. Di ba masarap po yan? Di ba naman nasa bahay? Di ba masarap yan na mayroong nag-aalala sa'yo? Di ba? Kasi minsan kasi, karamihan sa atin, minsan ang inaalala lang natin, yung mga mahal natin sa buhay. Di ba? Naaalala natin, minsan gabi-gabi nga, naaalala mo yung crush mo, yung maliligabi, kahit gabi, araw-araw, naaalala mo yun. Pero yung mga kapatid mo sa church, hindi mo naaalala, baka ang nangyari. Di ba? O minsan, naaalala natin yung mga inutangan natin o yung nangutang sa atin. Yung mga naaalala natin. Pero yung mga kasamahan natin sa church, di ba, may hindi mo lang, di ba, yun yung church family mo eh. Alam nyo ba, ito yung kasama mo na yung mga mahal mo sa buhay rito, maaring pag mga mananampalatayan, hanggang pagdating sa church, makakasama mo yan. Eh pero yung mga kasama natin sa church, tayo po yung body of Christ, hanggang doon sa pangalawang ano natin, buhay natin, magkakasama tayo. Diba? Kaya ngayon pa lang, dapat talagang maging matatag yung ating pagsasamahan dito pa lang tayo sa lupa. Amen. Kaya po dito, yung gusto natin pakita, dito ipinakita ni Pablo rito, yung kanyang pag-aalala niya. Kasi nakakulong siya nun eh. Naaalala niya yung kanyang mga mana, yung una niyang tinanong sa Philippians. Ganun din po na dito po, ipapakita po din po natin dito sa application natin sa life, ito naman po yung ating pag-uusapan. Sabi rito, what are the important things that body of Christ cares about for you? Ano ba yung mga bagay na inaalala o yung ating natin doon sa mga kapatid natin doon sa ating body of Christ? Yung magpapahalaga sa atin. Siyempre, meron yan eh. Ipinakita rin ni Pablo yan at ang ibang mga mananampalataya at ng ibang mga sumulat ng Biblia kung paano nila inaalala yung kanilang mga disciples, yung kanilang body of Christ na pinasimulan o pinangunahan. Amen. Ano ba yung mga bagay na yan? Ito yung una, yung spiritual life. Tignan po natin yung talata. Ang sabi ni Paul dyan sa Philippians 1:15, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaigit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Dito alam niyo po, nag-aalala si Paul dito. Ano yung inaalala ni Paul dito? Baka mahaligaw tayo kasi nakita ni Paul, mayroong nangangaral ng ibang Kristo. Natatakot siya. Baka kasi mga bago pa lang ito, natatakot siya, baka madala ito. Ba, natatakot siya na sayang yung pinasimulan niya, na baka itong mga mananampalataya sa Philippians, madala ng ano, ng mga maling aral. Ba, kaya ngayon din, tayo rin po, alam ko, yung ating mga cell leader, ang inyong lingkod, alam ko, meron, lalo ngayon sa panahon ng pandemya, kamusta na kaya yung mga disciple natin, baka kung sino-sino na pinanonood. Dapat po, medyo inaalala nyo po sila, medyo kinukamusta nyo po sila. Baka, di ba, ngayon pandemya na, well, hindi tayo nakikita-kita sa church, baka kung ano na po yung kanilang mga pinapanood na mga, kasi hindi po lahat ng ano, magkakaiba po yung ating mga paniniwala. Baka mamaya kung anong paniniwala na yung kanilang mga pinanonood, di ba, kaya ganun po, alam ko, nag-aala, dapat tayo po inaalala natin yung ating mga disciples na hinahawakan. Amen. Hindi lang po yan. Ang sabi pa po rito, ito naman po yung ito po yung susunod, kay Pablo pa rin. May pagtatalo sa loob ko.
Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito yung lalong mabuti. Alam niyo po, medyo nagdadalawang isip dito si Paul eh. Kasi nakakulong siya, medyo inisiguro nang nakakulong siya, iniisip niya, makakalabas pa kaya ako rito? O ito na yung magiging huling araw niya? Kaya merong nagdo-double-minded sa isip niya. Dito, iniisip niya na kung ba siya'y pumanaw na o manatili pa. Next slide, ate. Ang sabi ba dyan sa 24, ngunit alang-alang sa inyo, ayan, ito yung napakagandang ginawa ano ni Paul, oh. Tignan nyo, di ba? Kanina binigyan ko ng background na kung gaano kamahal ni Pablo itong mga mananampalataya sa Pilipo. Sabi niya, alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama niyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Dito, inaalala ni Paul dito yung ating spiritual life. Yung kalalagayan ng ating buhay pananampalataya. Inaalala niya rito na gusto niya na tayo po ay maglingkod ng may kagalakan. Gusto niya na lumago tayo sa ating pananampalataya. Amen. I know na naniniwala ako ang inyong mga cell leader. Ako, ang inyong pastor ay talagang kayo po ay nag-aalala rin ako sa kalalagayan ng inyong spiritual na buhay. Diba, sabi ko nga kanina, ngayong lalot ngayong pandemya, nasa na kaya yung ating mga disciple? Kinakamusta niyo ba sila? Baka saan na nagpunta itong mga ito? Diba, kung saan na lupa, alat ako, ano na yung mga pinagagawa sa buhay? I believe, yung mga cell leader natin, inaalala po kayo. Diba? I believe, inaalala po kayo kung ano na po yung kalalagayang isuro. Nagde-devotion pa ba to? Nagpe-pray pa ba to? Umaaten pa, nanonood ba ng online ito? Diba? Dapat ganun yung mga mindset nating mga leader na tayong may mga hawak na disciple kasi we are body of Christ. Diba? Dapat yung meron tayong paki sa kanila. Ganun si Pablo sa kanyang mga taga-Pilipos. Kaya yun yung napakaganda na merong church eh. Yun yung nakita ko na napakaganda sa pananampalatayang ito eh. Kasi nung nandun tayo sa dating pananampalataya, wala naman nagkikare ng ganito eh. No? Bahala ka kung mag-church ka eh. Diba? Ganun nangyayari eh. Pero hindi, ito merong mga tao na nag-aalala sa iyo. O ano, umahating ka ba? Kamusta yung ano mo? Kamusta yung live? Baka mamaya ako. Diba, merong mga tao na gaganon sa atin, nag-aalala sa atin. Kaya napakahalaga merong tayong church family. Doon sa nakagisa natin pananampalataya, alam natin, hindi tayo nakakaramdam ng ganyang mga bagay. Diba, hindi tayo nakararamdam. Minatandaan ko nga po noon na may isa dating kamatira nanay. Medyo naiinis siya, wala na siya rito eh. Kasi sabi niya sa anak, kasi lagi daw siyang pinapalo up. Sabi nung anak niya, nay, ayaw niyo nga nun. Merong nag-aalala lagi sa inyo. Pinapalo up kayo lagi. Ayaw na nun, merong nagko-concern sa inyong spiritual life. Diba, yun yung napakaganda sa atin, di ba? At alam ko, sana po, yung mga cell leader, siguro ilagay niyo sa ano niya, itag niyo po yung mga cell leader niyo na ano, nung hindi nagpa-follow up sa inyo, hindi kayo inaalala, hindi kayo kinakamusta kung ano na mga nangyari sa inyo. Amen? Pero yan po yung dapat, katulad ng ginagawa ni Paul. Amen? Yung ating spiritual life. Pangalawa, hindi lang po yung ating spiritual life, ano pa ba, yung inaalala, yung ating status in life. Diba? Ito naman po, alam to, ginawa naman to yung kay Paul naman to. Diba? Alam niyo po, next slide, ate. Sabi rin sa 2 Corinthians 8, 16-17, salamat sa Diyos dahil inalagay niya sa puso ni Tito ang gayon ding pagmamalasakit. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo. Nagpresinta pa siyang pumunta riyan. Itong senaryong ito, kung matatandaan nyo, ito po yung senaryo sa 2 Corinthians 8. Diba yung sa aklat ng Macedonia, yung kahit po na, kasi yung mga taga-Macedonian church, dito no, si Tito po may hawak, nakita nila na kahit sila'y nag-ehikahos, nakita nila yung pangangailangan ng ibang church. Diba? Nakita nila yung pangangailangan ng ibang church. Naaalala sila doon sa lugar ng Macedonia, yung kaibang church nila nagkakaroon ng problema.
Parang sa panahon natin ngayon, di ba? Parang may pandemya. Kamusta na kaya yung ano, yung mga church, di ba? Halimbawa, meron tayong mga church sa ibang lugar, di ba? Kamusta na kaya yung church dito sa lugar na ito? Meron bang ayuda ron? Di ba? Baka nagugutom na yung mga, di ba? Dapat ganoon din po. Parang dito, kayo po ba? Dapat dito, dahil ngayon lalo sa pandemya, maraming nawala ng trabaho eh. Dapat yung status in life, di ba? Ginagawa po natin, kinakamusta natin at inaalala natin, kanbusta na ba yung kanilang mga kalalagayan? Dito, di ba? Kaya dito, makita natin, hindi lang po yung spiritual life, pati yung kalalagayan sa buhay. Diba? Nakita nyo talagang dito, tinitignan natin lalo yung mga walang trabaho. Salamat nga doon sa mga ano natin, katulad kay Kuya Glenn, isa, nagpo-po siya pag merong kailangan trabaho. Di ba? Alam ko, inaalala niya yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Tama ba, Glenn? O may ano ka lang doon? Ah, hindi naman, okay. Di ba? Di ba yung mga kapatid natin na pag merong mga kailangan doon sa trabaho, sa kanilang trabaho, nagpo-post sila. Bakit? Kasi gusto nila, inaalala na magkaroon din ng trabaho yung mga wala pang trabaho. Di ba? Yun yung kagandahan na merong ganun sa church. Diba, hindi lang, biro mo, hindi naman tayo magkakamag-anak dito, pero yung concern natin, diba, yung concern natin yung sa status in life nila, ipinakipakita natin. Diba? Yun po yung napakaganda na talagang nagtutulungan tayo kung sino yung walang trabaho. Yung alam natin, kaya nga dito, yung mga chat group natin, o yung mga sa cell group natin, misan nag-meeting tayo, nababalitaan natin walang trabaho, tinutulungan po natin yung iba. Ito may ganitong trabaho. Pag mayroong mga, nakita ko, pag may nakita nga ako mga open na trabaho, talagang inilalagay ko doon sa chat group eh. Diba? Yung mga teacher natin, yung ibang mga kinakailangan, nilalagay kaagad natin. Dapat, yun yung napakaganda na meron sa church. Diba? Na kahit na hindi, sabi ko nga, kahit hindi tayo magkakapatid sa laman, sa spirit na tayo magkakapatid, dahil body of Christ tayo, nagtutulungan tayo doon sa isa't isa. Iniisip natin yung kalalagay. Hindi lang po yan, di ba? Halimbawa, doon sa mga small, pagtatayo ng mga business, di ba? Katulad na nakita ko, yung kahapon na doon kami kila Neckart, di ba? Yung siguro, para makatulong din kila Neckart, tinulungan si Kipopo ba yun, ha? Yung mga tindang damit doon, mga tinitindang damit. Yung bang gano'n nagtutulungan? Di ba? Yung nagtutulungan tayo, na inaalala natin kamusta na medyo kulang sa ganitong sa Panginoon. Nagtutulungan tayo. Hindi lang yung spiritual life, pati yung mga kalalagayan natin sa buhay. Diba? Hindi lang po yun. Yung mga, halimbawa, nakita natin, meron mga kulang sa pagkain, walang pansain. Dapat kayo, magkakalapit dito sa Baseco, uso pa ba yung bigayan ng pagkain? Pag nagdati sa mga magkakapitbahay, meron ganun eh. Pag nagluto, gumagapang yung pagkain eh, diba? Pinagbibigayan, sana ganun pa rin, hindi nawawala. Pag nabalita natin, si kapatid na gano'n, wala raw, bigyan natin pag malapit lang sa atin dito. Pag medyo dagdagan nyo yung niluluto nyo, baka't alam nyo na medyo kulang sila sa pangailangan, na wala ng rabaw, tulungan po natin. Diba? Ganun po. Hindi lang po yan. Diba? Yung mga nag-aaral natin, tinutulungan po natin. Dito makita natin, nagtutulungan po tayo rito, hindi lang spiritual life. Dito, kaya dito ipinakikita natin yung ano, yung napakaganda na meron kang church family. Amen? At hindi lang yan, pag may mga karamdaman, ba? Pinapasyalan natin, pinapanalangin natin, lahat ng bagay, napakagandang example talaga rito si Paul. Si Pablo, yung pinakita niya, kaya nga dito, yun yung nagiging magandang imahe natin na siyang sinusundan natin sa panahon kayo. Amen? Kaya nga ito, nakita natin napakaganda nung ganitong yung pananampalatayang talagang tinanggap natin para sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Diyos. Amen? Diyan sa bahay, palakpakan niyo ang Panginoon. Amen? Yan po yung una natin, yung pong meron pong nag-aalala sa atin. Amen? Meron pong mga nag-aalala. Pangalawa, amen? Nakalagay po dyan, someone is praying for us. Meron pong nananalangin sa atin. Sabi dyan, sa Philippians 1:4, in all my prayers, for all of you, I always pray with joy. Diba, napakaganda, no? Sabi rito, no? Sa pangalawang bagay na maganda na mayroon kang church family,
ay merong nananalangin lagi sa iyo. Gusto mo ba yun na merong laging nananalangin sa iyo? Siyempre, mas gusto natin yun. Di ba? Kasi, hindi lang po nananalangin. Basta sabi pa dyan ni Paul, pray with joy. Masaya kang nananalangin dun sa mga pinapanalangin niya yung, kasi nandun siya sa kulungan, yung mga mananampalataya dun sa Pilipos. Di ba? Dito kaya makikita natin, di ba? Sa mga kapatiran natin, di ba? Maipanalangin yung kapatiran sa pananampalataya. Kaya nga po rito, dapat tayo po ay masayang nananalangin para po sa kanila. Amen. Alam niyo po, yung pananalangin sa ibang tao, ay di gawain ng pangkaraniwang tao yan. Di ba? Halimbawa, hindi ka church family. Diba, alam natin, iba yung ibang kakilala natin sa labas. Sa palagay niyo kaya, pinapananalangin kayo noon? Sa palagay niyo, pinapanalangin kayo ng mga taong yun. Pero dito nakita mo, subalit kapag ikaw bahagi ng church family, diba, dito natin makikita na makakaranas ka ng tuloy-tuloy na pananalangin. Doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya nga yung salita ng Diyos nagsasabi, manalangin tayong tuloy-tuloy. Pero doon sa mga kasi yung pakaraniwang, hindi nangyayari yung ganun eh. Dito mo lang mararanasan na yung tayo ay ipinapanalangin ng mga tao na nakasama po natin sa church. Next slide ate. Sabi dyan, in what ways do our church family pray for us? Paano ba tayo pinapanalangin? Una dyan, sabi dyan, kuya, ate, sa Philippians 1:9, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Una rito, nakita nyo nananalangin dito si Pablo, nananalangin doon sa ano, doon sa mga kapatid niya, yun sa mga iglesia ng mga taga-Pilipos, yung mananampalataya sa Pilipos. Dito makita natin, yung ano po, kung paano tayo ipinapanalangin yung leader natin, ang inyong pastor, yung inyong mga cell leader. Diba? Itag niyo ulit yung cell leader niyo kung pinagpe-pray nila kayo. Tanong niyo po sa kanila. Na, pinagpe-pray po kayo ng mga yan. I believe pinagpe-pray kayo. Dahil alam nila yung kanila, alam nila yung mga pangalan niyo. At araw-araw alam ko pinagpe-pray kayo ng mga yan. Amen. Alam niyo po, yung po yung napakaganda. No? Merong ano, meron tayo nag ako kaya nga gusto ko nga sana maibalik yung ano eh. Sa totoo lang ang napapag-pray ko ngayon talagang yung mga abot ng aking pangalan. Kasi hindi ko kilala lahat ng mga ano eh, lalo yung mga kabataan. Yung mga nanay at tatay kilala ko lahat 'yan. Pag sa mga kabataan kaya nga noon, maganda noon ng merong ano eh, yung may attendance tayo noon eh. Kaya pag ano halimbawa yung cell leader nung ito, yung lahat 'yon napapalayo kayo kahit yung mga 144 yung buong pangalan. Gusto ko nga maibalik yung gano'n para na ipapanalangin ko lahat. Kasi pagdating doon sa time ng prayer, doon sa mga ano, hindi ko na napaipanalangin talaga yung iba eh. Dahil siguro nagiging general na lang. Bawa, cell leader ni ganito, cell leader na iba, gano'n na lang binabanggit ko eh. Hindi katulad doon, talagang specific eh. Gusto ko nga na makakuha ng mga names para maipanalangin ko specifically yung pangalan. Ng mga dapat gano'n po, di ba? Yung pong paano tayo pinapanalangin yung mga leader natin, yung mga cell leader natin, ang inyong lingkod, dapat nananalangin po sa kanila. Amen, hindi lang po yan. Next slide. Okay. Ito naman, ang isa ko pang kinagagalak ay ang pag-asang ako'y makalaya sa pamamagitan ng inyong pananalangin at sa tulong ng Espiritu ni Kristo. Dito makikita natin, sino naman po nananalangin? Yung congregation, nananalangin para kanino? Para kay Pablo, na siya'y makalaya. Diba? Next slide, ate. Sa Gawa 2:42, inalaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain at tinapay, at manalangin. Doon po sa mga unang church, makita nyo, talaga meron silang mga Bible study at meron silang panalanginan sa bahay. Alam nyo, nung araw, meron tayo rito, natatandaan ko, meron tayong prayer warrior. Diba? Natatandaan ko, meron mga prayer warrior. Gusto ko sana maibalik yun ng mga nanay, ng mga ano, yung prayer warrior. Ito yung maganda yung nananalangin. Diba, sa prayer meeting, meron tayo. Diba, ipinapanalangin po natin, ipinapanalangin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya lang yung prayer meeting, tuwing Webes lang yun eh. Hindi katulad doon, meron tayong prayer warrior everyday, pumupunta rito pag alas 3, pumupunta yung mga nanay at tatay, pinagpe-pray tayo isa't isa. Diba, sana, gusto natin na encourage natin yung mga nanay na maibalik yung ating prayer warrior. Yung po yung mga tao
na nagpe-pray, nananalangin para sa atin yung ating mga leader at yung mga kapwa natin pananampalataya, mananampalataya. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi pangkaraniwan na merong nananalangin para sa atin. Pero kapag naroon ka sa church family, everyday makakatanggap ka ng pananalangin para sa kanila. Matatanggap natin yung mga ganong bagay. Amen? Kaya nga po, masarap po. Diba? Masarap po merong kang church family. Kaya nga po yung sabi natin, itong my dearest church, yung pinakamamahal ko. Itong church, yung ating salt and light church. Amen? Yung po yung binabanggit natin. Next slide, ate. Sabi dyan, how important is our prayer for our church family? Gaano ba kahalaga? Gaano ba kahalaga yung maipanalangin ka? Diba? Gaano ba kahalaga na maipanalangin tayo nung ating church family o ni pastor, nung akin si leader? Gaano ba kahalaga to? Alam niyo po, merong isenaryo sa Bible. Next slide natin. Ayan. Yung centurion sa Matthew 8. Merong isang centurion po. Pag sinabing centurion, siya po leader ng isang hukbo po yan eh. Diba? Minsan po naglalakad si Jesus papuntang Capernaum, eh nakasalubong siya ng centurion. Itong centurion, leader siya ng isang hukbo ng yung mga soldier. At sabi niya po ron, Panginoon, Guro, sabi niya, pwede bang pagalingin niyo yung aking tauhan? Diba? Sa pagalingin niyo po yung aking tauhan, dahil kasi naparalisado po siya. Ang sabi ni Jesus sa kanya, sige, punta tayo doon sa inyo. Ang sabi niya, wag na po kayong pumunta. Sabi niya, sabihin niyo lang po na gumaling na po yung aking tauhan, ay gagaling na po yun. Dahil ako po ay pinuno rin po ng isang hukbo, pag sinabi ko sa kanila, pumunta ka rito, pupunta ka rito. Pag inutusan ko siya, kung sa ako anong gagawin niya, ginagawa niya po. Dito, kaya dito, sabi, nagulat si Jesus Christ. Napakalaki ng pasabi niya. Wala siyang nakitang ganitong pananampalataya sa bayan ng Israel. Ba? Ito po yung sagot dyan. Sa dulo, sabi po rito, next slide, sabi dyan, ang sabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang iniling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, ay gumaling ang katulong ng kapitan. Ano po yung gusto kong bigyan pansin dito? Ba, nakita nyo, merong isang tao na nananalangin para sa iyo. Diba? Kahit hindi mo alam, diba? Yun yung kahalagahan ng pananalangin. Ha? Yan sabi ko, ano ba yung kahalagahan ng pananalangin ni pastor, ng mga leader, ng kapwa mananampalataya? Diba? Hindi mo alam na may nanalangin sa iyo, kaya pala merong nangyayari sa iyong buhay. Alam, natandaan ko rin po, diba? Kaya yun, siguro, nung dumating to doon, diba? Alam ko, nung pagdating doon sa bayan, sabi nga po dyan, sa oras din yun ay gumaling yung katulong ng kapitan. Siguro paano to? Yung tauhan ng kapitan, nagulat eh. Nagumaling kaagad siya, pero hindi niya alam na merong humiling ng panalangin para sa kanya. Yung sinturyo, humiling na manalangin kay Jesus Christ. Amen. Alam niyo, meron din kasi nangyari dito sa senaryo. Alam ko dito sa church, may nakausap akong kabataang babae. Alam ko, bago pa mag-pandemya yun eh. Ang sabi kasi ng babae, alam ko, prayer meeting yun, na parang nakatabi ko siya. Ang sabi niya, na noon daw, nagtataka raw siya, parang tinutulak siya sa church. Kasi nung ini-invite daw siya, ayaw niya raw umatin talaga. Nagtataka raw siya, parang tinutulak siya sa church. Minsan, sinubukan niya raw sumama doon sa nag-i-invite sa kanya. Alam niyo, pagdating niya po rito, nakita niya nananalangin pala tayo sa ibang tao. Kaya pala sabi niya, kaya pala parang gustong-gusto kong pumunta sa church, meron palang nananalangin para sa akin. Eh, may nakita niyo po kung gaano kahalaga yung panalangin. Diba? Yung tao, diba, na hindi niya alam na pinapayakit, nagulat siya nung umatin siya ng prayer meeting, ganun pala. Kaya pala, hindi niya raw maubos maisip, parang gustong-gusto niyang pumunta sa church, meron palang nananalangin para sa kanya. Amen? Kaya yun po yung kahalagahan. Yung ginawa ni Pablo at ginawa ng mga mananampalataya na merong nananalangin sa isa't isa. Sabi ko nga po sa inyo, nangyayari lang yan doon sa church family. Diba? Yung mga kapitbahay nyo, pinapanalangin ba kayo yan? Sorry doon sa mga kapitbahay. No? Pero sa church family, alam natin lahat tayo nagpapanalangin nandito. Diba? Ano yung mga panalangin natin? Diba? Magulang mo, magulat ka, protection.
Diba? Ako pag-gising ko po sa umaga, lahat po ng nagtatrabaho, pinapanalangin ko na maproteksyonan sa coronavirus, hindi ma-aksidente. Nung yung mga estudyante pa nga, kasama kong pinapanalangin pati yung mga estudyante. Eh wala, naka-online na po kayo eh. Kaya yung mga nagtatrabaho ngayon, lagi ko pinagpag-gising pa lang ng umaga, pinagpe-pray ko na yung protection nila. Kapag sila yung nagko-commute, maproteksyon na sila sa sasakyan sa coronavirus, kahit doon sa trabaho, mailigtas. Diba yung protection? Hindi mo alam na bakit na nagtataka ka everyday, na kahit siguro hindi mo napansin, hindi ka naman nanalangin, pero yung protection nandun. Ano pa? Hindi lang po yung protection, yung guidance, sabi nga ito, yung blessing na kahit babalan, bine-bless ka pa rin. Dahil sa maraming nananalangin, okay, gumaling yung iyong karamdaman dahil merong nananalangin ng kagalingan ng iyong karamdaman. Nagtatagumpay ka sa mga ginagawa. Bakit? Merong mga nananalangin. Kapatid, yun yung napakaganda ng merong kang pinakamamahal na iglesia, na body of Christ. Diba? Merong nananalangin para sa atin. Amen? Kaya po, sana po, patuloy tayong manalangin. Diba? Maging bahagi po tayo ng ating church family para maranasan natin yung mga ganitong bagay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan po yung pangalawa natin. Amen? Sana po ay nare-realize natin kung ano yung ganda na meron church family. Diba? Meron ano yung church family. Panguli at pangatlo, sabi rito, someone is helping you in spreading the gospel. Sabi sa Philippians 1:5, because of your partnership in the gospel from the birthday until now. Dito, meron daw po tayong katuwang o katulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Bakit ba binanggit ko yung itong bagay na ito? Ito yung ginawa ni Paul. Kasi sabi po ni Paul dito, natutuwa siya, nagagalak siya, dahil meron siyang katuwang sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Meron siyang katuwang. Alam niyo po ba, sa pangatlo, na maganda rito, meron tayong katuwang sa pagtupad ng Great Commission. Kasi lahat po tayo, mula po doon sa panahon ng mga alagad hanggang sa ngayon, meron pong atas, ang dakilang atas ang Panginoong Hesukristo sa atin bago siya umalis, bago siya pumunta sa langit. Yung tinatawag natin na Great Commission. Diba? Basahin po natin, ate. Sabi ng Matthew 28:19, ito kabisad natin, kaya tumayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Alam niyo tayo mga pinili ng Diyos, tinawag ng Panginoon, itong atas na ito, diba? Bautisan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos sa inyo. Tandaan ninyong lagi, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo. Atas po ito sa atin. Bilang tinawag at pinili ng Panginoon, tandaan po natin, tayo po na para maging bahagi tayo sa pagtupad ng ano po, nung pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi lang po si pastor, hindi lang po yung mga cell leader niyo, lahat po tayo inatangan. Kaya lang iba-iba yung pamamaraan paano tayo magpapalaganap, mag-share ng Word of God. Ang sabi rito ni Paul, nagpapasalamat siya at meron siyang katuwang. At dito sa church family, tayo rin po ay nagtutulong-tulong tayo rito. Kasi minsan sinasabi na, pastor, hindi naman ako nag-graduate ng Bible school. Pastor, hindi naman ako marunong mangaral. Pero hindi lang po sa ganung pagkakataon na paano tayo magtutulungan, paano tayo magkakaisa para maipalaganap. Maganda rito, nagtutulungan tayo. Kasi yung tinawag ka ng Panginoon, merong nakaatas sa iyo. Merong kantas na dapat gampanan. Kaya nga sinasabi natin, dapat hindi lang tayo yung Sunday Christian. Yung taga-upo lang tayo. Dapat meron tayong mga ginagawa. Amen? Meron tayong mga ginagawa. Kaya yung po, sabi nga po rito, sabi nga po na kinakailangan, dahil ang church family ay body of Christ, kaya sabi rito, tulad na ko, dapat merong iba't ibang bahagi, dapat nagtutulungan po tayo rito. Ang sabi ng Romans 12:4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Alam niyo po, ako po'y naniniwala ng lahat ng ginagawa po natin dito
ay bahagi yan ng pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Ba? Bagamat siguro minsan iniisip natin yung lang nag-share ng word of God. Pero ako yung naniniwala na kapag tayo ay gumagawa ng atas, gumagawa tayo ng tungkulin, gumagawa tayo doon sa mga programa ng church, ay patuloy tayo nakikisa, kaisa na rin tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Ako'y naniniwala sa ganung bagay. Kaya dito makita natin, yung pagtutulungan natin dito, yung pagkasama-sama natin ito, para mapalaganap yan, kinakailangan natin. Diba? Yun yung mga nakita natin na bilang isang mananampalataya na merong nakaatas sa atin, kaya nga po, hindi dapat natin isinasantabi yung ganitong mga bagay. Ngayon, next slide natin. Sabi ito, how does the church family work together to spread this gospel? Paano tayo nagtutulungan? Paano tayo magkakaisa? Paano tayo magtutulungan na para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Diba? Kung sinabi ko kanina na dapat yung mga programa, dapat nagkakaisa po tayo rito. Gumagawa rin po tayo rito. Amen. Una rito, sabi diyan, unity in the body of Christ. Yung meron po tayo, yung nagkakaisa po tayo. Yung pagkakaisa natin, yung makikita natin, dito natin makikita na tayo po ano, sa pagkakaisa natin, dito natin makikita na yung sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, kahit sabihin mo na hindi mo kaya, pero dahil nagkakaisa tayo, nagagawa natin yung bagay na pamapalaganap ang salita ng Diyos. Basahin po natin yung mga talata. Medyo marami-rami ito eh. Sabi diyan sa 1 Corinthians 12:14 to 20, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Next slide. Sabi diyan, kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Dito makita natin, inahalin tulad ng ating Panginoon, na ang church, ang body of Christ, ay katulad ng katawan. Sabi niya nga kanina, di ba, sa Ephesians, siya yung ulo, tayo yung katawan. Ano po ibig sabihin po nito? Katulad nito, paano natin napapalaganap ang salita ng Diyos? Hindi pwedeng ako lang. Hindi naman pwede, kasi dito sabi nito, hindi pwedeng puro mata lang. Nakakita na ba kayo na tao, puro mata lang? Walang tainga? Hindi. Sa church, ganun din, hindi pwedeng si pastor lahat. Diba? Meron tayong kanya-kanyang mga tungkulin rito at tayo ay nagkakaisa sa bagay na yan. Kaya paano natin tignan nyo po, kung wala yung multimedia, sa palagay nyo kaya mapapalaganap natin ang Word of God? Ngayon hanggang saan ang nararating nito? Kung wala po yung yung technical, wala tayong mga, diba? Kung wala po yung mga ibang kasama natin dito sa church, yung ushering, yung mga rito, yung photographer natin, nagwapo, ayan. Gwapo ka ba? Okay. Diba kung wala po yan, dito, yung presider na nandito kanina, magkakaiba yung ano natin, diba sabi, kung puro mata lang, kung puro pastor lang, kung puro mula, sino magsasalita rito? Anong nangyayari? Nagkakaisa tayong lahat, meron tayong pagkakaisa lahat, at yung ginagawa natin, ako yung nagsasalita rito, yung pagpapalaganap ng salita ng Diyos na paparating kahit kanino. Pero bagamat ako lang yung nandito, kung ako lang yung nandito, hindi rin naman makakarating kahit saan eh. Tama po ba? Hindi rin makakarating. Kaya doon sa pagkakaisa natin, yung bawat ministry natin, yung bawat skill natin, yung bawat binigay sa atin ng ating Panginoon, ano po nangyayari? Doon tayo nagtutulong-tulong. Doon tayo nagkakaisa para maparating yung salita ng Diyos doon sa ibang tao. Diba? Kaya nga yun yung kabutihan ng body of church. Diba? Next slide, ate. Sabi pa dyan, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Totoo po, diba? Marami tayo, iba-iba yung talento natin, pero nasa sa isang katawan tayo. Nandun tayo sa Salt and Light Church, nasa Body of Christ doon, iba-iba yung kakayahan natin,
Pero pinagsasama sa amin natin lahat, nagkakaisa tayo, ano nangyayari? Yung Word of God na papalaganap natin. Di ba? Eh kahit po na walang online, kahit pag nagpe-face to face tayo, kapag nakakarinig po tayo rito, lahat gumaganap ng tungkulin dito. Diba? Lahat na gumaganap ng tungkulin. At bagamat ako lang yung nagsasalita, yung inyong napapakinggan, hindi naman pwede ako lang kasi nakatayo rito. Diba? Lahat ng gumaganap, pati yung mga tumutugtog, bahagi yon sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya doon sa pagkakaisa natin, diba? Doon po na tayo doon po natin ay pinapakita yung pagtutulungan natin para mapalaganap ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sana po ay meron po tayong natutunan. Last, sabi diyan, helping one another. Diba yun sa pagtutulungan sa isa't isa? Basahin po natin yung talata. Ang sabi diyan, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay na hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa. Hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pang kailangan. Dito makikita natin yung bawat isa sa atin kailangan. 'Di ba katulad nga po ng ano? Katulad ng pinakita rito sa katuan, pinakita rito ni Paul ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Na yung bawat bahagi ng katawan natin kailangan niya ng isa't isa. Nagtutulungan 'yan. Halimbawa, ako kakain ako. Ano gagamitin ko po? Kamay lang ba gagamitin ko? Hindi. Kinakailangan ko rin ako kasi pag wala akong mata, hindi ko rin makikita yung kinakain ko. Pag wala akong bibig, hindi ko rin makakain yun. Diba? Yung makikita nyo, yung mga bahagi ng katawan, nagtutulungan yun. Bagamat magkakaiba tayo. Sabi nga po rito, kahit yung mga maliliit na bahagi, minsan, ang kailangan natin, yung mga nag-aayos ng bangko, yung mga naglilinis, bagamat hindi sila nakikita sa pulpito, yung mga usher, yung mga technical natin, hindi sila nakikita sa pulpito, ang nakikita lang dito, yung mga song leader, yung WTD. Pero mahalaga rin po yung kanilang mga tungkulin. Diba? Kaya nga kung hindi tayo magtutulong-tulungan dito, hindi natin mapapalaga na pang salita ng Diyos. Yun yung sinasabi rito na yung pagtutulungan natin sa isa't isa. Kailangan natin dito yung isa't isa. Diba? Hindi, misan, halimbawa, yung mga katulad natin, meron, diba? Sabi natin, yung mga naglilinis. Subukan nyo, walang naglilinis dito. O kaya misan, pag meron tayong gawain, walang mga nag-aayos ng bangko. Diba? Walang ibang mga gumagawa na yung mga nasisira rito ng mga gamit natin. Walang nag-aayos ng mga finances natin. Kaya dito nakita natin, yung bawat isa kailangan natin. Yung lahat ng ginagawa natin, magkakaiba man tayo ng ginagawa, pero isa lang yung layunin natin. At wala namang ibang layunin ng church, kundi ano, humayo. Yung sinabi, yung dakilang atas. Ipangaral ang salita ng Diyos, diba? At gawing disipulo. Diba? So, kaya makita natin, mga kapatid, huwag ka masirahan ng loob, nasasabi mo, pastor, hindi man ako pwede mangaral. Yung magagawa mo para sa church, nagtutulong-tulong tayo rito, nagkakaisa tayo rito, at lahat tayo, gusto natin maabot yung lahat ng tao para maipanalo kay Kristo. Amen? Next slide, ate. Ang sabi pa dyan sa next slide, kung subalit inilagay ng Diyos, yan naman, next slide, ate, meron pa. Ang mga bahagi ng kaunay kita, inaakala natin ganong kapuri-puri, ay pinagkukulan natin na higit nagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinahalaga. Next slide. Diba? Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kaya dito makikita nyo, yung bawat bagay na minsan kahit hindi mahalaga, and nagiging, sabi nga rito, mas nahigit na napapahalaga kasi yung minsan yung mga bagay na nakita natin na hindi nandito sa pulpito, minsan kala natin hindi mahalaga. Di ba yung mga ginagawa nila? Minsan iniisip lang natin na yung mga narito sa pulpito, yung mga kapatid natin na nananalangin para sa atin, hindi sila nakikita sa pulpito pero nagpe-pray sila para sa atin.
yung mga kapatid natin sa church na ngayon nag-share ng ating video. Hindi napapansin, hindi natin nalalaman yung kanilang ginagawa, pero nakatutulong sila sa atin. Di ba, yun yung binabanggit dito, na tayo ay nagmamalasakitan sa isa't isa. Amen? Kaya ka makita natin, sa ginagawa natin yan, ano nangyayari? Nagtutulungan tayo para mapalaganap ang salita ng Diyos. Yun lang naman yung purpose natin. Maliban sa ating pagsamsupurin ng Diyos, ay magawa natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Sana po ay tayo'y natututo at ngayon ay maintindihan natin bakit kinakailangan kong mahalin ang pinakamamahal kong church, ang pinakamamahal kong iglesia. Last verse. Amen. So last verse. Sa meron pa tayo dyan natin. Gawa 20 verse 28. Ayan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Dito makikita po natin sa huli nating talata. Sabi diyan, pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos. Dito natin makikita na tayo po hindi natin pinababayaan yung isa't isa. Ang sabi po dyan ni Paul, pangalagaan nyo yung iglesia ng Diyos. Diba? Tayo po. Kaya dito, mga leaders na narito sa nakakarinig ngayon, pangalagaan natin yung mga disciples natin. Diba? Magtulong-tulong tayo. Sana po, kamustahin nyo naman po sila. Isama nyo sa panalangin nyo. Yung mga ating mga disciples. Kasi yun din po yung inatas sa atin ng Diyos bilang mga leader ng iglesyang ito. Para makita natin, na makita ng ating mga disciples na tayo po ay isang napakagandang, hindi lang tayo isang grupo, isang organisyon, kundi tayo po ay isang sama-sama ng mga anak ng Diyos na nagtataguyod para mapalaganap ang kanyang salita. Amen. Last, ang sabi po sa uli, sabi ni Charles Spurgeon, sa last quote natin, sabi dyan, amen. The day we find the perfect church, the day we find the perfect church, it becomes imperfect the moment we join it. Sabi po ni Spurgeon, the day we find the perfect church, it becomes imperfect the moment we join it. Alam niyo kapatid, no perfect church. Wala tayong makikitang perfect. Ba sabi nga ni Charles Spurgeon, tama ba yung ano ko, pronunciation ko, na kung naghahanap ka ng perfectong simbahan o ng perfectong body of Christ, wala kang makikita. Pag pumunta ka roon, sabi niya, pumunta ka doon sa church na nakita mo na perfect. Pumunta ka doon sa mga F. Gusto mo roon, maraming artista. Diba? Magagaling mga preacher. Magiging imperfect na po yun. Kaya dito, mga kapatid, anuman, narito tayo sa church na ito. Ipakita natin yung pagmamahal natin. Walang perfect. Talagang, magkakaroon din tayo magpagkukulang dito. Ang inyong pastor, nagkukulang din. Ang inyong mga cell leader, nagkukulang din yan. At kahit yung mga disciples natin, mag-uunawaan tayo rito. Hindi yung konting trials lang, konting tampuhan lang, diba? Lalayas na, aalis na. Hindi po, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, sama-sama tayo. Sama-sama tayo. Ipakita natin, kahit na tayo'y malayo, di ba? Kung kaya pa natin, kahit tayo'y malayo, talaga kaya pa natin mag-church. E talagang magsama-sama tayo. Ipakita natin na kung gaano kaganda, ano yung ganda na merong church family. Kaya, mga kapatid, pakamahalin po natin yung church na itinataguyod natin, na sinisimulan natin, na alam natin, na gagamitin tayo ng Diyos, hindi lang dito sa Metro Manila, hindi lang dito sa Baseco, kundi sa buong Pilipinas. Amen? Sana po,
yun din po yung panalangin nating lahat. At ngayon na tayo yung nagsisimula at nagpupundasyon nito, magsasama-sama tayo para habingan natin yung katulad ng sinabi ni Paul doon sa mga taga-Pilipos. Nagpapasalamat siya dahil nakakatulong niya sa pagpapalaganap ng salita. Habang siya'y nakakulong, yung kanyang mga iglesyang sinimulan doon sa Macedonia. Amen? Salamat po at sana po ay lahat po tayo ay merong natutunan sa umaga, sa hapong ito. Amen? Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Yes, O glory. Purihin kayo, Diyos. Maraming marami pong salamat, Ama. Sa hapong ito, na minsan pang binigyan mo kami, Lord, ng mga mensahe na lalong magpapatatag ng magandang pagsasamahan at pagkakapatira namin sa Body of Christ ng Salt and Light Church, Panginoon. Ngayon po, naintindihan na namin bakit kinakailangan naming mahalin yung church kung saan kami naglilingkod, kung saan ka namin unang nakilala. Ngayon pong batid na namin ang mga bagay na ito, Lord, we pray at pagsumikapan po namin lahat na hanggang sa iyong pagbabalik, magkakasama kaming lahat sa hirap at ginhawa, sa mga pagsubok, sa anumang mga kapaghati ang mararanasan namin, hindi kami susuko. Magsasama-sama kami, magtutulong-tulong kami sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maipakita namin na katulad ng Iglesia ng Pilipos na ipinakita ni Pablo, yung isang lumalagong church, yung isang umuusbong na church, yung isang matured na mga mananampalataya na naglilingkod doon sa Iglesia ng Pilipos. I believe, Lord, kami rin na narito sa Salt and Light Church ay katulad din, Panginoon, ng mga Iglesia ng taga-Pilipos. Hallelujah. At Lord, sa hapong ito, minsan pa bilang inyong lingkod, Lord, yung mga nasa tahanan, Panginoon, abutin niyo po, O Diyos, ng iyong pag-ibig, Panginoon, iunat mo nga po, Lord, ang iyong kamay sa kanila at narito sa loob ng church na ang pagpapala, Panginoon, ang iyong protection, Panginoon, ang pag-iingat, ang magandang kalusugan, ang iyong kagandahang loob ay patuloy nawa na makamit ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, ang lahat ng ito ay aming inaangkin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo ay magsabi na Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyo lahat.